Ang nawawalang prinsesa. Sa isang kaharian, may nawawalang prinsesa tuwing gabi. Ngunit walang makapagsabi kung saan pumunta ang prinsesa. Nagpabalita ng hari na kung sino mang makakita ng prinsesa ay bibigyan ng kalahati ng kaharian. At kung binata naman ay papasal sa prinsesa. Marami ang nagtanggang sumubok, ngunit nabigo ang lahat. May isang lalaki nagngangalang Arturo na gustong sumubok. Pumunta siya sa matandang mangkukulam na napamahal sa kanya dahil palagi niya itong tinutulungan. Humingi siya ng tulong dahil gusto niya ang pumunta. Binigyan siya ng balabal at saka binimisyonan ito. At sinabing huwag kang iinom ng alak na ibibigay sa iyo ng prinsesa. At pumunta na ang binata sa kaharian at nagsimulang magbantay sa prinsesa. At ng gabing iyon, biglang pumasok sa kanyang silid ang prinsesa. At binigyan siya ng alak, ngunit itinapon lamang niya ito sa halaman nang hindi namamalayan ng prinsesa. At nagpapanggap siyang natutulog. Kaya lumabas at umalis na ang prinsesa. Dali-daling, sinuot ni Arturo ang balabal at sinundan ang prinsesa. Sumakay sila sa karwahe at huminto sa gitna ng kagubatan. At bumaba ang prinsesa at nakisayaw sa mga gitano. Pinagmasdan ni Arturo ang mga kilos ng prinsesa. At di nagtagal, bumaba rin si Arturo. At tinanggal niya ang kanyang balabal at sinuot ang maskara. Pagkatapos, nakipagsayaw siya sa prinsesa at masaya silang nagsasayaw. Sumayaw sila ng sumayaw hanggang sa masira at mabutas ang kanilang sapatos. Pagkatapos, umuwi na ang prinsesa at sumama si Arturo gamit ang balabal. At kinuha niya ang sapatos ng prinsesa. At nang makarating sila sa palasyo, ay tinanong ng hari si Arturo, "Alo, ang napansin mo sa prinsesa?" Ikinento ni Arturo ang lahat ng kanyang nakikita. At ipinakita niya ang sirang sapatos bilang ebidensya na nagsasayaw ang prinsesa sa mga gitano. At nang araw iyon, natuwa ang hari at binigyan si Arturo ng ganting pala. Binigay sa kanya ang kalahati ng kaharian at ipinakasal siya sa mahal na prinsesa. At dyan nagtatapos ang kwentong ang nawawalang prinsesa.